TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Diba dati-rati, gustong-gusto mong kumakain ng kare-kare? Lalo na't ako ang nagluto. Noon yun, pero hindi na ngayon. Dahil nasusuka na ako kapag nakakakita ng pagkain yan. Sige na, hindi mo ako madadaan sa ganyang suhol, Janet. Ibalik mo na yan sa inyo. Dahil hindi ko yan kailangan. Baka malason pa ako. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapil nyo na nga po, umaariba ang DJ na Mike Kay, Miss Kay Kagandahan, Miss Kay Christine Dera, wala po sa 90.7 Love Radio Manila. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may tita, Tanya Chinita, na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Pwede rin naman konsumisyon. Isang pwede rin konsumisyon. Pwede rin konsumisyon. At konsumisyon din. Isang buong dramahan. Pwedeng umiyak po. Ayan, tuloy. Pwede rin magtampuhan. Pwede rin magchinelasan. Para hayahay ang buhay. Dito po yan sa TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hayahay Tuesday. Kamusta ka naman, Christine Dera? Ay, hubaga pa rin, oy. Ano yun? Sexy. Sexy. Ah? Kala ko hubad pa rin eh. Lasing. Oo. Oy, ah, hubagang afti po sa inyong tanay. Hi. Oh, kamusta naman yung mga hindi maka-move on diyan at hindi makapagpatawad, galit pa rin sa kapitbahay na hindi nagbayad ng utang. Hindi nagsoli ng charger. Ay, kaya galit. Ay, hindi mamata niya, alam ko na galit sa kapitbahay. Kasi hindi pa kinukuha yung kaning baboy sa likod bahay. Yeah. Sabi, kukunin ngayon, tapos ang baho-baho na nalikod namin, hindi pa rin kinukuha. O diba? Naku, nagtatanim ka na sa mga ng loob, maaga kang tatanda niya. Magkaka-wrinkles ka. At marami rin sa pagkakataong ito, marami nagtatanim ng sama ng loob sa kubeta, gawa ng naparami ang kain kanina. Bye. Yan. Pero okay lang po yan. Ilabas mo na. Yan. Makakaabot pa po kaya sa TLC, The Drama Special Interactive. Eh, pwede naman kasi mag-earphone habang ikaw eh, yan, naglalabas ng sama ng loob sa kubeta. Yan. Makakubeta, grabe. Ito na nga ang pinag-uusapan natin, Mama Christine. Kung hindi mo daw kayang mag-forgive, sarili mo rin ang pinapahirapan mo, hindi ang taong humihingi nito. Ha? Ganun ba? Ganun. Grabe ka. O sige, I forgive you, Mama Tanya. Thank you. I forgive you too. Ngayon palang pinapatawad na kita sa mga kasalanan na gawa mo sa akin. Ay, yes! Ngayon palang pinapatawad na kita kahit di mo pa ako nagagawa ng kasalanan. Oh, kaya mo yun. Wala, talo pa rin kita. Talo kita eh. Edi, ikaw na. Ikaw na. You're the greatest of them Thank all. Thank you. I'm omnipotent. Ano joke lang. Si Lord lang yun. Joke lang! Ano yun? Joke lang, Lord. Nandiyo-joke lang po. Katangian ang attribute ni hindi, iba God, na sa isip omnipotent. Ay, iba na sa isip ko. Pero ah, tingnan oh, basta si Miss Lista. Eh, yun naman, oh, yun naman talaga 'yung naisip namin eh, nung sinabi mo 'yun eh. Coming from Tanya Chinita pa talaga grabe. 'Yun eh. Oy, Mama Tanya, bago natin basahin 'yung mga komento ng ating mga kabisyo. Ano gagawin natin? Sumayaw tayo. Sige, ready? Para naman makikita nila, single, no? Single, double. Hindi! Batiin lang natin si Mama Ronnie. Aba! Mama Ronnie na kagagaling lang daw from Boracay. Pinapabati ni Mama Ryan Sarangay ng Taytay Rizal. Oh! Pabora-bora na lang kayo. Aba, Mama Christine, eto na, balitaan ko. Sabi ni Mami Linda Tor, ano daw? Yun. Fans na fans daw natin. Fans talaga. Mami Milet, Lalay Evelyn, si Father Lauro at si Father Ging ng St. Francis of Assisi, wow! Ng Santa Quiteria Parish, Caloocan City. Wow! Aba, oo, lagi daw. Tignan mo naman. We fans you too. We fans you too. Hello pero, po sa inyo. Salamat po lagi sa pagtutok sa TLC The Drama Special. At dahil you fans me us. Thank you for fansing us. Kabubuhan. Who is it?
Ay, maki-involve na po kayo sa ating pinag-uusapan ngayong araw na ito through Facebook, through Twitter, o kaya naman po through text line. All you have to do kung paano mag-text, type nyo lamang po TLC space, ang inyong reaction space, name and location at distance sa 2600. Yan. At pwede rin mag-voice message para mismong boses mo ang maririnig mo. Correct. Diba? Sa Yes FM Manila, pwede ka magpunta at sa Love Radio Manila. Mag-record ka doon 30 seconds. Bawal po ang masyadong maingay na background para malinaw nating mapakinggan. At bawal po bumate kasi ang mga babate ay tatampalin. Babatiin. Oo, babatiin ng ano. Ng egg bitter. Oo, pasaway ka. Ito na nga, magsimula na nga po tayo. Sabi dito, Mama Tonya. Sabi dito sa text line, Miss Kay! Tama, kailangan natin magpatawad kasi ako po, nasa process pa ng forgiveness. I gave birth last December 23, 2014 at namatay din siya ng December 24, 1145. Yung nakaburol pa yung anak ko. Sinabi ng kapitbahay namin na hindi makakarating yung anak ko sa heaven kasi hindi siya nabinyagan. Grabe naman! Grabe naman. Eh, tumatawa kasi po ako. Pakihanap po sa verse sa Bible yan kapag hindi nabinyagan, hindi pupunta sa halangin. Diba? Pakihanap po. Durog na durog yung puso. I-post nyo po ngayon. Correct. Durog na durog yung puso ko sa sinabi niya, kaya ang salitang patawad ay hindi dapat madaliin. Kailangan may process kasi hanggang ngayon, nasa process pa po ako ng acceptance sa pagkawala ng baby ko at sa tao na sinaktan ako. Pinagpe-pray ko siya na sana ma-realize niya ang mali niya. Alam mo, mataya niya ng mahirap sa mga chismosang kapitbahay eh. Wala na nga masabing maganda, madaldal pa rin. At yan ang mahirap pwede sa... Pwede naman manahimik. Kaya nga, sarap chinelasin ang puso diba? Eh. Yung nag-text sa atin, walang pangalan. Pero kung ako sa'yo, kami na lang ang magagalit para sa kanya para makapag-move on ka na ng totally. Walang sinuman may karapatang magsabi na ang hindi na binyagan, hindi pupunta sa langit. Wala po sa Biblia yan. Parang tanga lang yung kapitbahay. Tanga naman nito. Hindi, diba? Makasabi naman nito. Ang nagsasabi nyo, nang pupunta sa kalaban ng langit. Yun. O diba? Nakakaloka lang kasi. Ay, naku. Mayos kayo, umiinit ang julo namin. Ito pa, may nag-text pa. Masarap sa pakiramdam, Ate Tanya, pag nagpapatawad. Pero minsan, yun naman ang sinasamantala ng iba para gumawa ng kalokohan. Dahil alam nila na patatawarin sila. At sila yung masarap hampasin po ng tsinela sa mukha para maging hayahay sana ang buhay nila. Thank you, Miss Tanya. Ano yung dinapaan mo sa damuhan? Haha, love you, Tanya Chinita. Si Ping Bipot ng Batasan, Quezon City. Yung profile picture mo. Kasi po, kinakamot ko po yung dibdib ko. Pinakamot po sa damo. Akala ko kabat pa sa langgam. Yan. Tama po, Mama Tanya at Bebe ko, Christine. Dahil kung hindi tayo marunong mag-forgive, unfair yun para kay God. Siya nga nagpapatawad, ikaw pa kaya? Gusto mo ba huwag ka na pagbigyan ni God? Don't be judgmental para hayahay ang buhay, sabi ni Clarissa Mangahas ng Santa Maria, Bulacan. Okay, pakinggan naman natin ang voice message ni Gerald Han Choi. Pakinggan po natin, kapwa. Go, Rebels! Hello po, Ate Tanya. Sa akin po, di naman po kasi ganun kadali magpatawad sa isang tao, lalo na kung sukdulan na nagawa niyang pagkakasala sa'yo. Pero maybe soon, siguro, mapapatawad mo rin siya. Kasi Diyos nga marunong magpatawad, tao pa kaya. Sinalasing kaya kita dyan gamit yung bagong abayanas yung makapal. Abayanas? Sa mukha mo. Okay na sana. Para haya buhay. Okay na sana, Gerald! Abayanas lang eh! Ibili nga mo ako ng abayanas tsaka ng... Gusto ko kulay red. Oo. Baka taga Bulacan to. Feeling ko ta ay hindi. Tarlac. Tarlac. Malapit ba yun doon? Kasi di ba yung mga taga Bulacan wala silang H? Oo. Ay, sabagay. Ay, marami pala silang ewan H. Ewan ko ba? Yung may H, tinatanggalan nilang ng H. Oh. Yung walang H nila lang. Ito, pakinggan naman natin yung voice message ni Dalmacio Abril na mukhang in love sa kanyang cover photo. Kasi kasama niya yung kanyang jowa. Dapat kung seryoso ka humingi ng tawad sa taong nasaktan mo, dapat bukal sa loob mo. Hindi yung napilitan ka lang or nasabihan ka lang. Kasi parang hindi parang konsensya mo na rin yun, karma na rin kumbaga. Kasi kung hindi ka magpapatawad, punong-puno ng poot yung puso mo. Oh, di ba? Ang ganda ng sinabi ng poot, oh, di ba? Tama 'yung sinabi ni Dalmacio Abril. Taga saan ba 'yan? Ba't ganyan ang magaling niya? Naka-private si Ate, hindi ko makita 'yung kanyang yung kanyang info. Oo, mana 'yan sa akin. Ayaw maging masyadong sikat. May pinagtataguan lang mamata niya. Ay, pinagtataguan. Di ba? May pinagtataguan lang na may utang, gano'n. Ito si Irene Bate. Bate pa. Ano ba? Oh, go. Irene, Ate Irene, na yun na yun. Ate Irene. Hi, Tanya Chinita. Good afternoon sa inyong lahat dyan. Tama yan.
Kasi lahat tayo nagkakamali. Sabi nga, di ba? Nobody's perfect. Kaya dapat matuto tayong magpatawad. Humingi man ng tawad o hindi, patawarin na lang natin. Para hayahayang buhay. Ayun na. Ayun na. Taga Quezon City yan eh. At taga Labuan. Labu. Malabo ha? Malabo. Malabo to. Feeling ko nagkaw-kaw to sa tubig eh. Ito na lang, wala naman kay Aileen Urbistondo de la Cruz. Pakinggan po natin. Ganyan. Paghingi ng tawad ay parang tinda lang yung sa palengke, Ate Christine. Hindi yan hihingi ng tawad kung hindi ka mahal. Ayun na! Oh. Kaya tayo humihingi ng tawad kasi mahal natin yung tao. O, oh, diba? Diba gusto natin maibalik ang lahat. Correct. Pero ito tingnan natin kung meron mang maibabalik. Oh. O may lalayo, o may lalapit. Sa kwento natin for today. Napagbibidahan nga po ni Selly, Missy Hista po ng ESFM Manila. Bibida naman po bilang Bert Diego Bandido po ng Love Radio Manila. Bilang Janet Lala Banderas, ESFM Manila. Si Auntie Laika Barista po ng Love Radio Manila. Carlos Rico Panyero, ESFM Manila. At ang pare, gaganap bilang pare, Totoy Bato po ng ESFM Manila. Opo, tama po kayo sa pagkakarinig ninyo. Opo. Si Totoy Bato po yon. At eto na nga po ang kwento ni Sally dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Quiet na. Akala ko hindi ka nauuwi rito sa Pilipinas, Selly. Kahit tapos na yung working contract mo sa Singapore. Tsaka nabanggit mo, diba, na i-renew mo yun para tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho mo. Yun nga sana ang plano ko, Auntie. Pero naisip ko, kailangan ko rin ng pahinga. Kaya umuwi na muna ako. Talaga nga kayang pagpapahinga lang ang gagawin mo, kaya ka umuwi. O may iba kang plano? Bakit, Auntie? Ano ho bang naiisip nyo? Selly, alam ko na hanggang ngayon, eh masama pa rin ang loob mo. 2 taon na ang nakakalipas. Auntie, ayoko hong pag-usapan natin yan. Pero hindi po pwedeng lagi mo na lang yung iiwasan. Matanong nga kita, Selly. Natanggap mo na ba? Ipokrita ako kung sasabihin kong tanggap ko na. Kahit ang totoo ay hindi pa. Pero sana naman, pabayaan mo na sila. Oo naman, Auntie. Wala na rin akong pakialam sa mga taong yun. Yun ang nakarating sa aking balita, Janet. Umuwi na nga raw si Selly mula sa pagtatrabaho niya sa Singapore. Talaga? Bert, gusto kong maayos ang problema natin sa pinsan ko. Gusto mo siya makausap? Oo. Sige, bahala ka. Hindi kasi ako sanay na may taong nagagalit sa akin. Tapos, pinsang buo ko pa siya. So, kailan mo siya balak puntahan? Kahit bukas. Gusto mo bang sumama? Baka mas mabuti kung 2 tayong haharap sa kanya. Ikaw na lang. Ayaw mo? Mas mabuti kung ikaw na lang munang makikipag-usap sa kanya. Is it over? Are you really over her? Is it over? Or will you take her back again? If it's over, you can let her memory end. Come on over and let our love begin. You say you can't count the times that she's hurt you, and she's hurt.
Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Para makausap ka, Sally. Para saan? Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Pinsan, ibig kong humingi ng tawad. Alam ko malaki ang nagawa kong kasalanan sa'yo. Dahil inagaw ko lalaking mahal mo. Yun na nga eh. Pinsang buo kita, Janet. Nagtiwala ako sa'yo. Nang magtungo ako sa ibang bansa para magtrabaho ron, ibiniling ko sa'yo ang boyfriend ko. Ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Pero anong ginawa mo? Inahas mo siya. Inagaw mo siya sa'kin. At ang sakit nun, Janet. Sobrang sakit na kinuha mo sa'kin si Bert. Hindi ko yun plinano, Sally. At anong tawag mo sa nangyari? Magic? Basta na lang siya napunta sa'yo? Ang sabihin mo, nilandi mo siya. Kasi gusto mo siya. Hindi kita pipiliting maniwala. Pero ang totoo, bago ka pa umalis para magtrabaho sa ibang bansa, wala naman talaga akong gusto kay Bert. Dahil alam kong para siya sa'yo. Huwag kang mag-alala, pinsan. Ako ang bahalang magbantay dito sa boyfriend mo. Hindi ko siya hahayaang lokohin ka, promise. Buti na lang nariyan ka, Janet. Kaya kahit nasa ibang bansa ako, magiging palagay ang loob ko na hindi ako papalitan ni Bert. Bakit, Sally? Iniisip mo ba na papalitan kita kapag nasa Singapore ka na? Halay ko ba? Alam mo naman ang mga lalaking gaya mo. Makalingat lang ang girlfriend, tumitingin agad sa iba. Naku, hindi ako katulad ng ibang lalaki riyan. Sinasabi mo lang yan. Kaya nga, pinsang Sally, ako nang bahalang pumoste dito kay Bert. Lahat ng kilos niya, ire-report ko sa'yo. Hindi ako papayag na lokohin ka niya. Salamat, pinsan. Aba, pinagkakaisahan niyo talaga ako, ano? Nagkakampihan kayo? E paano ba't naging magpinsan pa kami? Kung hindi kami magiging magkakampi, di ba? Pero anong ginawa mo, Janet? Ikaw na siyang pinagkatiwalaan kong magbantay sa jowa ko? Ikaw pa itong umagaw sa kanya? Inahas mo siya! Bantay sa lakay ka! Sally, hindi ko rin naman ginustong mangyari yun eh. Nagising na lang ako isang umaga. Mahal ko na si Bert. Pero sa halip na iwasan mo, inakit mo pa hanggang sa makuha mo siya. Hindi ganun, Sally. Nagkakamali ka. Dahil minahal din niyo ako, Sally. Nagmahalan kaming dalawa. Pwede ba? Huwag mo nang paulit-ulit na sabihin yan. Plinano mo talagang agawin siya sa akin. Iyon ang malinaw na katotohanan. Kasi nga, ahas ka! Malandi ka! Kung yun yung tingin mo sa akin, sige, tinatanggap ko. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin sa akin. Pero tapos na yun, Sally. Kasal na kami ni Bert. Kaya nga ang gusto ko na lang ay maintindihan mo kami. At mapatawad sa naging pagkakamali namin. Mapatawad? Kayo? Oo, Sally. Kailangan ko yun. Tsaka, magkadugo pa rin tayo. Magpinsang buo. Kaya sana patawarin mo na kami. Ayokong patuloy kang nagagalit sa amin. Hindi madali ang hinihingi mo, Janet. Dahil kapag nakikita kita, ay naaalala ko kung paano mo ako inagawan, kung paano mo ako niloko, at kung gaano kasakit ang sugat na idinulot mo sa damdamin ko. Hanggang ngayon, narito pa yon at patuloy kong nararamdaman ng kirot. Kaya paano ko ibibigay ang pagpapatawad na kailangan mo? Janet, di mo na kailangang umiyak. Bert, halos 2 taon na ninyo nakakalipas. Meron na tayong anak. Pero galit pa rin si pinsan. Masamang-masama pa rin ang loob niya sa akin. Lagi niya'y sinasabi na inaas kita. Na inagaw kita sa kanya.
Pabayaan mo na lang kasi siya. Hindi kasi ako mapapalagay hanggit di niya ako napapatawad, Bert. Ginawa mo naman ang lahat, di ba? Pero siya ang ayaw magbigay ng pagpapatawad. Dahil hanggang ngayon, nasasaktan pa rin siya. Hindi pa rin niya matanggap na may sarili na tayong buhay. Pero Bert, hanggang kailan man niya tayo titikisin? Ano bang gusto niyang gawin natin para mapatawad niya tayo? You know that I'm yours for the asking. If you're really asking for true love. Words can't express how I want you. Oh, how I want. Talaga bang yan ang gusto mo, Selly? Ang magmatigas at pahirapan ng pinsan mo? Sinasaktan mo ang damdamin niya. Auntie, hindi ko sinabing pumunta siya rito. Selly, alam mo ang rason bakit siya nagpunta rito. Para makiusap sa'yo. Para hingi ng pagpapatawad mo. Pero hindi ko kayang ibigay. Pero matagal na yun. May anak na nga sila. Yun na nga! Masaya sila! Pero ako, heto! Nag-iisa! Nasasaktan! Naiingit ka sa kanila. Auntie, ako ang dapat na masaya. Ako ang dapat nakasama ni Bert. Pero hindi yun nangyari. Kasi inagaw siya ni Janet. Kinuha niya ang lalaking mahal na mahal ko. Kaya gusto mo rin siyang pahirapan, ganun ba? Selly, tanggapin mo na ang katotohanan ng sina Janet at Bert ang para sa isa't isa. Kasal na sila. Wala ka nang magagawa pa dun. Kaya sana ibigay mo na ang pagpapatawad na kailangan nila. Ayoko. Bakit, Selly? Akala mo ba sa ginagawa mo'y nakakaganti ka sa kanila? Hindi ko alam. Pero gusto ko pa rin nakikitang nasasaktan sila. Gaya ng sakit na pinagdadaanan ko. At hanggat hindi nila nakukuha ang pagpapatawad ko, hindi magiging ganap ang kasiyahan nila. Diyan ka nagkakamali, Selly. Dahil ang totoo, kung hindi mo kayang magpatawad, sarili mo rin ang pinahihirapan mo, hindi ang humihingi nito. Hindi yan totoo, Auntie. Sinasabi mo lang yan, Selly. Hindi mo yun matanggap sa sarili mo na nahihirapan ka rin. Isa lang ang ibig sabihin kung bakit di pa kayo mapatawad ni Selly. Nasasaktan pa rin siya. Siguro nga, pare. Pero bakit kailangan pahirapan niya yung sarili niya? Maari namang magmahal siya uli para makalimutan niya yung nangyari. Dapat nga, matagal na siyang nakapag-move on. Eh, baka naman sobra kanyang bahal. Kahit mag-asawa na kayo ni Janet, di pa rin nawawala ang pagtingin niya sa'yo. Pero hindi na dapat. Dahil tapos na. Tapos na kami ni Selly. Okay naman. May plano siyang bawiin ka. Nako, isang malaking kalokohan yan. Bakit? Hindi ba pwede yun? Maraming nangyayari sa mundong ito na hindi natin inaasahan. Kaya posibleng gawin yun ni Selly. Pero hindi ko hahayaang mangyari yun. Mahal ko na si Janet, pare. At asawa ko na siya. Hindi ko siya sasaktan. At lalong-lalo na, hindi ko siya kayang iwan. Naku, mahal. Mukhang masarap tong niluto mong ulam. Kare-kare ah. Oo naman, mahal. Talaga masarap to. O teka, ba't nagbubukod ka? At nilalagay mo riyan sa food keeper? Para kanino naman yan? Dadalhin ko kay Selly. Ay naku, pero Janet. Paborito kasi to ng pinsan ko. Matagal na siyang hindi nakakatikim ng luto ko. Magsasayang ka lang ng panahon. Baka kung ano pang marinig mo sa kanya. Okay lang yun, Bert. Gusto kong iparamdam kay Selly na seryoso ako sa paghingi ng kapatawaran niya. Dahil ang nais ko, bumalik sa dati ang pagiging magpinsan at magkaibigan namin. Hindi ka pa rin ba nagsasawa? Eh siya nga itong umaayaw na magkasundo kayo. Mahal, ayokong sumuko. Gusto kong makuha ang kapatawaran ng pinsan ko para matahimik na rin ako. You say can't count the
times that she's hurt you, and she's hurt you for the last time. Now you say I'm the one that you're needing. Is the need in your heart or just in your mind? Is it over? Nagdala ako ng pagkain para sa'yo. Hindi mo ako madadaan sa ganyang suhol, Janet. Dito suhol, pinsan. Saka alam kong matagal ka nang hindi nakakatikim ng lutong bahay, di ba? Saka dati-rate, gustong-gusto mong kumakain ng kare-kare, lalo na't ako ang nagluto. Noon yon, pero hindi na ngayon. Dahil nasusukan ako kapag nakakakita ng pagkain yan. Sige na, ibalik mo na yan sa inyo. Dahil hindi ko yan kailangan, baka malason pa ako. Ano ba itong ginagawa mo, Sally, ha? Sobra mo naman yatang pinahihirapan ang pinsan mo. Siya ang nagpapahirap sa sarili niya. Alam na alam niyang ayaw kong nakikita siya. Pero heto't pabalik-balik dito sa bahay. Dahil gusto na niyang tapusin ang hindi niyo pagkakaintindihan. Ibig na niyang makipag-ayos sa'yo. Hindi pa panahon, auntie. At kailan ang panahon na yon, Sally, ha? Hindi na kayo mga bata. Hindi mo na rin maibabalik ang nakaraan. Ang kailangan mo ngayon ay patawarin sila at pakawalan ng galit na nandyan sa puso mo. Para pareho kayo makapagsimula muli. Walang buting idudulot sa'yo kung ipagdadamot mo ang hinihingi nilang kapatawaran. Baka lalo ka lang kainin ng galit na yan at makaisip pang gumawa ng kung ano. Masarap magpatawad, Sally. Isa pa, hindi ibang tao si Janet. Pinsan mo siya. Ayokong babalik ka pa kay Sally. Mahal, hindi ako dapat mapagod at magsawa. Nagkamali tayo. May kasalanan tayo kay Sally. Nagmamahalan lang tayo, Janet. Isa pa, nangyari yun nang wala tayong pananagutan sa kahit kanino. Hindi tayo nakatali. Pero nasaktan natin yung pinsan ko. Oo, pero humingi na tayo ng tawad sa kanya. Ang hirap lang sa kanya. Ayaw niyang ibigay sa atin yun. Pinapairal niya ang galit. Siguro, ang gusto niya, gantihan tayo. Kaya kung hindi man niya tayo kayang mapatawad, wala na tayong magagawa. Hindi na natin kailangan magmakaawa pa sa kanya. Matagal na rin hindi ako nakakapagsimba. Nung nasa Singapore ako, hindi ako nagtutungo sa simbahan. Pero hindi ko naman nakakalimutan ng manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. Bawat isa sa atin ay nagkasala. Bawat isa sa atin ay nakagawa ng mali sa harap ng Diyos, maging sa ating kapwa-tao. Ang katotohanan ay hindi natin maiwasan ng magkasala dahil tao lang tayo. Lika sa atin ang kahinaan. Subalit, binibigyan lagi tayo ng Diyos ng pagkakataon para magsisisi sa naging pagkakamali natin upang tayo makapagbago. Napakabuti ng Diyos dahil laan siyang magpatawad sa atin gaano man kalaki ang ating naging kasalanan. Kaya kung ang kapwa natin ay nakagawa sa atin ng pagkakasala, sino ba tayo para tikisin sila? Ba't hindi natin ipagkaloob ang kapatawarang hinihingi nila? Kung ang Diyos ay nagpapatawad sa marami nating kasalanan, tayo pa kaya? Utos ng Diyos na patawarin natin ang sinumang nagkasala sa atin. Kaya ang pagkakaloob ng pagpapatawad ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon.
Pauwi na ako ng bahay. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang napakinggan kong sermon ni Father. Pagsunod raw sa kaloob ng Diyos ang pagpapatawad. Dahil hindi ko tinatanggap ang paghingi ng kapatawaran ng aking pinsan, ibig sabihin, sinusuway ko ang kagustuhan ng Diyos. Kaya lalo ko lang dinadagdagan ang aking kasalanan. Mabigat sa dibdib na may daladala akong sama ng loob sa aking pinsan. Kaya tama si Auntie. Pinahihirapan ko lang ang aking sarili. Hindi yun nakakatulong sa akin. Is it over? Are you really over her? Is it over? Or will you take her back again? Pinsan? Maaari bang tumuloy? Oo naman. Halika. Tuloy ka dito sa munti naming bahay. Maupo ka. Salamat. Nagpunta ako rito para dalawin ang pamangkin ko. Malaki na pala siya. Doreen, anak. Siya si Tita Sally. Ang cute niya. Salamat. Sa susunod na buwan, bibinyagan na namin siya. Ang plano ko nga isa ka sa kukunin naming ninang. Kaya lang, baka... Oo naman. Payag ako. Blessing yun. Ang maging ninang ng first baby niya ni Bert. Pinsan, ibig sabihin... Janet, gusto kong kalimutan na natin ang mga nangyari. Saka ibig ko na rin ng kapayapaan sa puso at isip ko. Okay na ako. Kaya nga narito ako. Pinsan, salamat. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin ni Bert. Sorry din sa'yo. Dahil nagmatigas ako. Kahit alam kong bukal sa puso mo ang paghingi ng tawad. Huwag ka mag-alala. Nauunawaan kita, pinsan. Ang mahalaga ngayon, okay na tayo. At makapagsisimula tayo ng bagong buhay. You know that I'm yours for the asking. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. The best feeling ever po talaga ay iyong makapagpatawad ka ng kapwa mo sa kasalanang nagawa nito sa'yo. Ang sarap kapag pinakawalan mo yung bigat, yung burden na hinayaan mong manirahan sa puso mo. Opo, ang pagkimkim ng galit sa kapwa, burden po yan, pabigat sa ating buhay, na hindi ka makakahanap ng peace of mind habang daladala mo ang sama ng loob na yan. Kaya naman congratulations to Sally, dahil finally nabitawan niya na yung burden na dinala niya for 2 years. Opo, hindi naman natin talaga masisisi po si Sally eh. Kahit sino naman ho ang lalagay po sa sapatos niya,
masasaktan, lalo pa kamag-anak mo at hindi ibang tao ang umahas sa jowa mo. Ang sakit. Okay lang ho kasi sana na ang nagnakaw tagalabas eh. At is hindi mo na makikita yung anino ng dalawang yan. Kaya lang, ang masaklap po kasi kamag-anak mo pa na sa tuwing may gathering, hindi may iwasang makita mo sila na masaya samantalang ikaw lumuluha. Pero again, may choice ho tayo para maging masaya. By again, letting go of all the pain na naidulot ng nakaraan. When you learn to let go, diyan na po magsisimula ang iyong pag-move on. At sa pag-move on po na yan, you are opening your door sa mga taong nais pumasok sa buhay mo. Kasi naging sarado po yung utak mo for years eh. Hinayaan mong galit ang magpatakbo ng buhay mo. Kaya again, congratulations. Sally, hangad ko na sana this time, makamove on ka na talaga at this time, mahanap mo na yung better half na nararapat na babagay para sa'yo. Sorry, hindi ko na ano. Napakasakit naman talaga ho yung nangyari kay Sally. Hindi ho ba kapwa, no? Kahit ho sa inyo yung mangyari, kahit sa atin, di ba, inihabilin mo yung taong mapapangasawa mo sa pinsan mo, tapos pag uwi mo, abay, mababalitaan mo sila nagkatuluyan, di ba ho? Eh talagang sasabog ka talaga sa puot kapag ganyan ang nangyari sa'yo. Kung hindi ka magagalit doon sa nangyari, eh baka hindi mo totoong mahal yung boyfriend mo. Kung nagparaya ka agad-agad, baka naman joke time lang yung pakikipagrelasyon mo sa kanya. Kaya po ang ibig sabihin lang niyan kapwa, ng pagkakaroon ni Sally ng galit sa puso niya, eh dahil mahal niya ho talaga itong si Bert. Normal ho yun, hindi agad-agad mapapatawad ni Sally yung pinsan niya. Dapat ho malinaw sa atin yan, tayo ho dito ay tao, no? Hindi ho tayo nakakapag-magic para makalimot agad sa sakit. 2 years, maikli pa nga ho yan eh. Diba ho, halos kapag meron tayong mga kamag-anak na nagkakaproblema, nagkakasamaan ng loob, talagang inaabot ng dekada bago magkabati-bati. At eto pa ho ang gusto kong malinaw sa atin kapwa. Kapag tayo naman ho ang nakakasakit, tayo ang merong atraso, kung aminado ka sa sarili mo na meron kang kasalanan, aminin mo na mali ka. Huwag nang lulusot pa at i-justify mo pa yung mali mo na obvious naman na mali ka nga. Mas madali ho kasi kapwa, alam ko mag-aagree kayo dito, mas madali magpatawad sa tao kapag siya inaamin niya at siya ay nagpapakumbaba. Hindi pa pa-deny-deny, hindi pa pinapalinis ang tingin sa sarili. Isa pa, kapag humihingi po tayo ng tawad, huwag tayong masyadong makulit. Diba? Huwag tayong masyadong mangungulit sa taong yon. Kasi, mas nangungulit ka po, mas nasusuka sa pagmumukha mo yung hinihingan mo ng tawad. Diba ho? Bigyan mo siya ng time at ng space. Okay na ho yung dalawang beses ka humingi ng tawad, tapos hindi ka niya pinapansin, sinisigawan ka niya, di ba ho? Siya na ang may dalahin nun. At least ikaw, pinakita mo yung sincerity mo na ikaw ay humihingi ng tawad. Pero yung araw-araw, itetext mo, araw-araw, dadala mo ng ulam, e bago-bago pa lang, ha? Tapos iiyak-iyak ka dyan kapag chinilelas ka. E ang kulit mo eh, di ba? So yun po, tandaan natin kapwa, napakahalaga ho sa proseso ng kapatawaran, yung oras, yung panahon, tsaka space. Gagaling din po yan. May natural death. Hintayin lang para hayahayang buhay. Atatke. Yun lang ho. Hindi ho ako galit. Papatawarin ko na kayo. Hindi po siya galit. Siya po ay nagtatampo lamang. Nagtatampo ako at ganyang nangungulit kayo eh. O diba, napakasimple lang ng buhay eh. Kung ayaw mo maging complicated, magpatawad ka. Hindi naman po nakamamatay magpatawad. Actually, kabawasan pa nga ito sa iyong mga daladalahin. Diba, may dinadala ka na nga kung paano mababayaran yung utang ng kuryente, utang ng bill ng tubig. Tapos may ganyan ka pang sama ng loob. Ay, ang bigat nate. Parang ano lang yung mamatay niya eh. Parang pagdala lang ng backpack. Pag naka-backpack ka tapos super bigat, kailangan mong magbawas para makarga mo siya. So, ganun lang din yun. Aba! Para ikaw ay makapag-move on. Hindi ako naniniwala dyan. Akit! Bakit si Dora? Ang daming laman ng bag. Hindi nahihirapan. Oo, oh. Si Dora meron pa. Ano bang meron sa bag ni Dora? Sticky tape! Ano pa? Ano pa ba yun? May pang sukat pang karpintero! Ano pa? Metro! Ano pa? May sticky! May bangka ba doon? May stick!
May bangka ba doon? Oo, lumalabas. Let's get the boat! Let's get the boat inside my bangka! Talaga? Bangka! Eh, si Dora naman kasi yun. Si Dora, hindi ka naman si Dora. Asyumera ka. Mukha ka lang Dora kasi okay. May banks ka. Pero hindi ka si Dora. Ganun lang yun. Kailangan nating magbawas ng yes. Ating daladalain syempre, para makapaglakad tayo ng matiwasay. Mm-hmm. Makapag-move on ng matiwasay. Pero kapwa, kung napapansin mo sa sarili mo, bakit ba ang tagal ko makapagpatawad? Okay lang yun. Nagpapakitang ikaw po ay tao, human. Normal? Normal. Ganyan po talaga. Si Jesus Christ, na naranasan niya po yung ganyan. Kaya huwag kang magtaka, hindi ka abnormal. Yan, mga ganyan. Preke, hindi ka, hindi matigas ang puso mo, sadyang nasaktan ka lang. Ganon. Kumbaga, nagmahal ka, nasaktan ka. Yung pagpapatawad, gaya nga na sabi ni Mama Tanya, it takes time talaga. Mm-hmm. Love takes time to heal when I'm hurting so much. Goodness. Mama, 140 na ibig sabihin. Bakit daw? Alam mo yung laman ng bag ni Dora? Eh, siya. Pan ka ba daw? Eh, mayroon po siyang ano pan eh. Pan po ako nun, pan. Sabi sa inyo, mahilig ako mang pan eh. Kapag bored po siya, nanonood po siya ng Dora. Oo, oh, tsaka po yung ano, yung ano ba yan? Ano? Anong kailangan magtulungan? Ha? Yung, ano yun? Di mo alam kasi hindi ka nanonood. Ayan. Ano yun? Next time, Sally, pag nag-iwan ka, kailangan mo i-claim number ka para di napupunta sa iba. Haha, joke. Sabi ni Ate Lourdes. Si Ate Lourdes yung ano, yung tagaluto ni Doc Ninia, Rodiel. Ah, talaga. Diba? Ano, Ate Lourdes, pengi po. O, iba sarap magluto si Ate Lourdes. Anyway, tingnan natin kung ano nga ba yung mga reaksyon ng ating mga kabisyo. Wonder Pets pala, yun na, naalala ko na. Wonder Pets! Ano yun? Wonder Pets. Hindi ko talaga alam. Sa telepono, may tumatawag. Hindi, ang alam ko kasi, we got blues, we got blues. Pang mayaman kasi, sa akin kasi Tagalog version eh. Pang mayaman sa Channel 7 yun eh. Oh, sa Channel access. 5 yung sa na-access akin eh. Yun eh. Yung sa Channel 5, alam mo yung sa Channel 5, yung Koreano nagtatagalog. Wala akong alam, pero ang alam ko, marami silang komento, reaction tungkol sa kwento natin ngayon. Kasi umuulan na tayo ng reaction sa text line, grabe. Eto na nga po, grabe oh. Grabe kayo mag-react sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Mama, umpisahan na po yes. Natin. Oh, shit. Sabi dito sa text line, Miss Kay, kagandahan. Hindi naman masamang magpatawad kung hindi talaga natin kaya, basta-basta na magpatawad. Maghintay tayo sa tamang panahon, sabi ni Janine ng Summer. Hello! Hello sa mga variety da. Sabi naman, hello po. Nakakainis po si Sally, naranasan ko na rin po ang masaktan, pero pinatawad ko na po yung nanakit sa akin at nagpapasalamat pa nga ho ako sa nanakit sa akin dahil kung hindi niya ako sinaktan, hindi ko po nakilala yung totoong lalaki. Iyon o! Nagmamahal sa akin ng totoo dahil sa pananakit niya sa akin, nakilala ko po yung asawa ko ngayon at meron na ho kaming isang anak. Salamat po, hayahay talaga ang buhay kapag nagpatawad. Si May po ito ng Rojas City. O, di ba totoo yung sinabi ni May? Minsan yung mga failures natin sa paligid, mga heartaches natin, yung mga pagbe-break natin sa mga exes natin, hindi ibig sabihin nakatapos na ng mundo sa iyo. Ibig sabihin, ina-open lang ni God yung door para sa another and better opportunity. Oh, tama po Ate Tanya at Ate Christine, may kapatid pala tayo. Ba? May kasabihan nga, kung ang Diyos nga marunong magpatawad, tayo pa kayang tao lamang. Tandaan, walang perpektong tao. Sabi ni Diane ng Katagbagkan, Goa, Camarines Sur, Partido Bicol. Aba, may nag-text. Mama Tanya, ba't po ako asawa ko at may anak kaming dalawa po? Sinulot ng pinsang ko ang asawa ko. Ano gagawin ko para hayahay ang buhay? From Joy Rap. Teka, ano uli? Si Joy. Mama Tanya, ba't po ako asawa ko at may anak kaming dalawa po? Sinulot ng pinsan ko ang asawa ko. Ano po gagawin ko? Chinelasen! Kasuhan mo! Sinulot! Oy, Mama Tanya, kinakasuhan yung ganyan, ha? Pwede yun, ha? Kasi lalo pa na kasal kayo, kung kasal nga talaga kayo at may anak kayo. Sino kakasuhan? Yung ano, yung dalawa. Yan, dalawa. Yung lalaki pati yung babae. Kasi alam nila na may karelasyon, bakit lumalandi silang dalawa? Ang sarap takungin yung mga yan, eh. I-blatter sa barangay! Kay Cap! Oy, kay Cap talaga. Sino Cap? Ate Christine, Ate Tanya, mahirap talaga magpatawad ng taong nakagawa sa'yo ng kasalanan. Pero mas mahirap pong makalimot. Kaya bigyan po natin ng time yung tao. From 091986. Yan, ma-text ko. Eto, may nag-comment naman sa YesFM Manila Facebook fanpage.
Sabi ni Sandra Genesis Villamonte, paano ka magpapatawad? Kung hindi humihingi ng tawad, mahirap din humagpatawad lalo na kung sobrang sakit ang dulot ng ginawa ng isang tao. Yung bang sinaktan ka na akala mo wala kang pakiramdam, tao lang naman tayo ho, nasasaktan din para hayahay. Si Sandra Genesis Villamonte Aya, private, kaya 222 people ang nagpa-follow sa kanya. Yun lang ang masasabi ko tungkol sa kanya. Ay, nako! Sabi dito ni Candy Osir sa Facebook fanpage po ng Love Radio Manila. Actually, yung comment niya 1 hour ago, so medyo wala tong relate dun sa kwento. At least relate sa quote. Correct advice. Sabi niya dito, pero paano naman po mag-forgive yung taong nakasakit sa'yo ay hindi naman humihingi ng tawad. Tsaka madali lang sabihin na napatawad mo na siya, pero mahirap kalimutan yung sugat sa puso. O diba? Buti na lang yung ating sino to? Si ginanapan nila La Bandera? Si Janet. O diba? Buti na lang si Janet. May kusa siya. O diba? Napoles. Nahuli ng poles. O diba? Buti na lang meron siyang kusa para yan. Humingi ng Zorbi. Nagdala ng ulam. Sana ganyan yung mga makakagawa sa akin na atraso. Buti pa siya! Sana po dala na ako ng ulam din eh. Buti pa siya, marunong magpatawad, ay mag-sorry samantalang yung nasa taas, hindi marunong mag-sorry. Pakinggan naman natin ang voice messages ng ating kapwa at kabisyo. Ito nga po si, unahin natin si Edu Acupanda. Ito, voice message. Edu Acupanda. Ay nako, hindi ko masisisi si Sally para hindi magpatawad. Ay anak ng toko at baboy, pinsan pala ako matalo eh. Maski ako eh. Ay, ang buhay. Ay, na ang buhay. Eh, miski daw siya, sabi sa inyo, machichinela. Kasi mamataan niya na, grabe yung effect. Effect nung kwento sa akin, kasi parang sabi ko nga kanina kay Shaiti Sai, what if sa'yo nangyari yan, anong gagawin mo? Alam mo, nasagot lang sa akin ni Shaiti Sai, ayokong isipin. Kasi ang hirap. Imaginin mo yung pain na naidulot ni Janet kay Sally, pinsang buo kita, tapos, Tama na. Kalma. Kahit, naku. Ito na lang, pakinggan natin yung voice message ni Maria Cecilia Nudo Nagalio na ikinasal kay JR Nagalio. Meron na silang tatlong anak. O, dalawa. Tama di pa siya. Na. Ang paghingi ng tawad ay mahirap minsan gawin. Pero, mas madaling magpatawad kahit na gaano kasakit o kasama ang ginawa ng tao. Ang karma, lagi lang naman nandiyan. Digital lang ngayon ang karma. Pero, mas masarap ang pakiramdam kapag nagpapatawad ka para hayahay ang buhay. Whatever! Ang pangit eh. Parang iyo. Ito, sino yan si ate kanina yung kinasal? Ilang years na silang kasal? Malay ko. Sinabi mo kanina eh. Mag-asawa na sila eh. Pero yung years hindi ko alam. Tatlo anak, mga ano yan? 5 taon na yung kasal. Teka, hindi tatlo eh. Asawa niya ata itong isa eh. Di dalawa anak. Dalawa lang. Yung mga estimate ko sa kanya mga anak. Ano? Mga nasa 1 at nasa 3. Three, 4 years na yung kasal. Ito na, nakita ko na. June 14, 2010, ikinasal siya kay JR Nagalio. 5 taon, ang galing ko talaga! Eh, ganun talaga, alam na alam mo yan eh. Ito naman, pakinggan natin si Carlo Enrique, yung voice message niya. Oh, magandang tanghali sa inyo, Mama Tanya. Para sa akin, ang papapatawad ay napakahirap kung ang tao hindi humihingi ng tawad. Pero ang mga nagawang kasalanan ay nakadepende sa taong nagawa mong kasalanan at depende rin sa paghingi ng tawad. At sa panahon na hindi mo kayang patawarin, alam ko na maghihintay din. May mga bagay na kailangan intindihin mo at maghihilam din ang panahon. At mapapatawad ka rin, may tamang panahon at may tamang oras. At pag dumating yun sa sarili mo, ay yahay ang buhay. May time din, no? May time din, eh. Time. Eh, pakinggan natin kung meron bang time itong si Jason Teves Gaite. Yan. Good afternoon, Christine Ganda. Ay! Pagpapatawad. Para pag umupon lang yan, madaling sabihin pero mahirap gawin. Ang hirap magpatawad, ang hirap kalimutan ang nagawang mali sa'yo. Sugat na eh, kahit maghilom man yan, may peklat pa din. May marka pa din na magpapaalala sa'yo sa kasalanan yun. Kung ang Diyos nga ay nagpatawad, tayo pa kayang mga tao. Lahat ng bagay may dahilan.
Saka mo nalang may isip na may mabuting dulot ang pagpapatawad. Tama yan ang ginawa mo. Nagpatawad ka. At wala ka nang isipin sa buhay dahil laging hayahay ang buhay. Oliver! No. Jason Tevez oh. Gaite na nag-status siya 35 minutes ago. Ano sabi? Now listening, yes, FM, TLC, TDS Interactive. Thank you! Antayin ko yung voice message ko. Ayan! Sa Tanya Chinita. O, oh, inari mo ba? Ikaw! Ang galing mo eh! So, alam mo, alam mo na, Jason, ha? Oh, Jason, thank you. Eto, alam mo na. May nag-voice message pa. Oh, si Diego Fantinalgo, pakinggan natin yung voice message. Ito na. Kilala ko yan eh. Tanya Sinita, okay lang po magtanim ng sama ng loob. Kesa naman magsinungaling ka sa natutuwa mong nararamdaman. Tanya Sinita, tanging chinilas, ha? Kaya, hi! Ikaw umayos ka, Michael Fantinago, a.k.a. Diego Bandido ng Love Radio Manila, ha? A.k.a. Lord Diego na nagdedirect minsan at gumaganap! Chinilase na yan, dali na. O, ito naman si Lee Philip Cruz. Pakinggan na. Hala? Derek Phil ba yan? Para napagod ka. Akala ko nga si Derek Phil Cruz, eh. Pero Philip, eh. Philip Cruz. Tanya, kriting! Kung ikaw na may pagit kay Seri ang inspiration mo, kaya may inspiration ni Sherry ang kaibigan effort at its effort. Meet na yan. You got it! Ano po? Nahawa kay Michael Fantinago. Ano po? Nakuha mo? Seryoso. Seryoso. Hindi. Wala umpisa, sinusundan ko yung pat niya. Ulitin ko. Sige, sige, ready, go. Tanya, Kriting, kung ikaw na may pagit kay Sherry ang inspiration mo, kaya may inspiration ni Sherry ang kaibigan effort at its effort. Meet na yan. You got it! Yung totoo, hindi ko talaga nakuha. Tanya! Nakuha niyo, mga bisyo! Kuna, forgive niyo! Kelly, inspiration! Lipe, Philip Cruz, ha? Hindi kita naiintindihan. Sabi ko sa'yo, baba, babawasan mo yung pag-ano eh, pag-inom ng martayon. May nag-tweet. Sabi ni Arhone, sabi niya, Tanya Chinita, hindi po pwede i-blatter kay Cap, nakakulong po. Huwag niyo kayo tamay dyan. Nananahimik po kami dito, nadadamay kayo. Huwag niyo kayo tamay dyan, sa kulong-kulong na yan. Kakaloka. Ay, naka. Ay, naka. Ang dami-dami pa namin gustong i-entertain. Pero syempre. Na komento, kaya oo. Lang, wala na po kaming time ni Mama Tanya. Pero may time pa kaming umariba. Ako sa Love Correct. Radio, aariba po hanggang 4 p.m. Ako na nun po alas 3 ng hapon sa YSFM. O yung kanina sinabi ko, 'di ba? Ano, mali yung sinabi ko kanina, yung inaalis yung H, mga Kapampangan pala 'yon. Kapampangan. Oo, mali ako. Sorry. Sa Abayana. Sa Abayana. Kapampangan. Sorry. Teka lang, thank you kay Mama Maria na nag-PM sa akin para lang doon. Oh, you know. Ay, madali lang na sabihin na magpatawad, pero syempre it takes time. Si Carlo Bo, Carlo Paraiso ng Boracay, yes, FM. Hello po sa inyo. Hi Carlo Paraiso, may papadala ako sa iyo na pinadala ng friend ko. Pwede namang i-text, sinabi ko pa sa radyo. Mga nagsibida ngayong araw na ito. Si Selly po, Missy Hista ng YesFM Manila. Si Bert, Lord, Diego, Bandido ng Love Radio Manila. Bilang Janet Lalabandera, si YesFM Manila. Si Auntie, Laika Barista po ng Love Radio Manila. Carlos Rico Panyero, YesFM Manila. Hindi ako makapaniwala sa role niya, pero si pwede na rin. Si pwede. Si Priest, si Machete, totoy ba ito po ng YesFM Manila? Scoop. Si Lalabanderas kaya nagparatang sa kanya ng machete. At syempre, ito po ay mula sa panulat ni Gani Halamanan, sound engineer Jason Sagun, musical scorer Danny Frias, episode director Lord, si Lord Diego Bandido, at syempre ating pong overall director, of course, Salvador M. Royales. At syempre, magkarinigan po ulit tayo bukas Wednesday para sa panibagong kwento po ng pag-ibig, pagkabigo at pagbangon dito po sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide. Nagkapiling nyo nga po umaariba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may kay kagandahan, Christine Dara. Mula naman po sa YesFM Manila ang DJ na may tea. Ako po yun, Tanya Chinita, na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isang upang dramahan, isang upang yakan. Kapag kaalauna na. Drama na! Hayahay Tuesday! TLC, The Drama Special. Interactive. Involve ka dito.